kailan lamang po ako nahilig sa pakikinig ng inyong programa. Masasabi ko po na napakapalad namin at sinagip mo ang aming lumbay sa kadena ng pandemya. At nagbabaka sakali po ako na magbahagi ng aming kwento. Ito po. Isang gabi. Ano, Larry? Ganito na lang tayo palagi. Para kang mauubusan ng alak kung magkukumagog ka sa may inuman. Diyos mio! Balita ko ay kinurot mo naman agad yung lechon doon sa may kasalan. Hindi pa nakikita ng nagpapaluto eh. Piningas mo na agad dahil sa sobrang kalasingan mo. Tapos ayan, eto, uuwi ka ng 10 oras ng gabi. Tapos, anak ng... Ayan, tapos tutulugan mo ko. Ay, nako! Papapaanak na ako talaga sa'yo ng 10 oras. Ay! Galit na galit ang asawa ko po noong gabing ito. Dahil, umuwi na naman akong lasing. Lasing na lasing. Kasalanan ko ba na mababa ang bodega ng alak ko at mabilis po akong nalalasing? Saka, trabaho ng Ginoong si Larry ang maging punong tagapamayapa sa kanilang lugar. Kung kaya, kung saan man ay may nagaganap na pagsasalo o mga kaganapan, ay humahalili ang kanilang grupo upang magbatyag sa nagaganap na mga pagdaraos. At wala itong magawa tuwing hinihikayat na matapos ang kanilang oras ng trabaho upang makiinom at makisalo. Ngunit, isang araw, isang binyag ang nakatakda na namang idaos sa kanilang lugar at kinakailangan ang kanilang serbisyo publiko upang panatilihin ang kapayapaan sa kanilang lugar. Asahan ka namin, Mang Larry, ha? At ako eh, baka dumugi ng aming binyagan eh. At alam mo naman, ang mga kalugar natin dito, ikaw na ang kinikilala pagdating sa mga nagwawalang mga lasing at mga sika-sika. Walang problema. Sige, akong bahala at asahan mo na magiging ayon ang lahat sa iyong pagnanais. Mahigpit na nagkamay ang dalawang Ginoo upang isarado ang kanilang pag-uusap. Saka nagtuloy na sa kani-kanilang mga landas. Dumako ang kinabukasan at ang araw ng pagdaraos ng kabinyagan. Sa tulong ng kanilang grupo ay naging organisado ang pagdaraos ng napag-usapang binyag na sa kabila ng may nagkainitang nag-iinuman ay maagap niya itong naaapula gamit ang mahusay at kalmadong pakikisama. Sadyang hindi basta-bastang tao ang Ginoo sa kanilang lugar. Hindi naman ito dating maton o siga na nalukluk sa isang posisyon. Sadyang mula pagkabata pa lamang ay masugid na itong makisama sa lahat at kalaunan nga ay kinilala ng kanyang mga nasasakupan. Ilang beses na itong inalok na tumakbong kapitan sa kanilang lugar. Subalit, ika nga ni Mang Larry, hindi basta-basta ang politika sa may probinsya. Napakagaspang ng eleksyon na hindi maiiwasan ang matinding hidwaan pati na ang malalalim na tampuhan. Na mas masaklap pa niyan na ang kadalasan o karamihan ay nauuwi sa isang madugong pagpapatayan. Kaya nga eh, hindi ako. Pumayag nun eh. Ayos na siguro yung ganito. Basyat-syat lang oh. At saka, kilala ko mga makakabangga ko. Mga, alam mo na. Masyado ng busog. Narulong sa posisyon. At, basta. Mahirap magsalita eh. Baka marinig tayo ng alam mo na. O siya, sharin mo na yan hoy. At uuwi na ako. Dahil may aalagaan pa akong dragon doon sa may bahay namon. Naku, paring Larry. Malamang yan eh, umuusok na naman yung ilong ng commander mo. Naku, grabe ka naman paring Mito. Ang sabihin mo eh,
Nagbubuga na ng apoy. O siya, kambay. At nauwi na naman sa di matanggihang inuman ang Ginoong si Mang Larry. Ang kanyang kaninang abalang araw ay mauuwi na naman sa pasuray-suray na pag-uwi. Subalit, isang binatilyo ang humahangos sa kanilang inuman habang kasulukuyang nagdiligpit na ang bulwagan ng binyagan. Magandang gabi po, Mang Bito, Mang Larry. Gabi na. Anong nangyari sa'yo? Inabol ka na naman ba ng kalabaw ng kapitbahay nyo? Hindi po. Pasensya na po sa abala. Pero Mang Larry, pinapatawag po kayo ni Itay. Nais po ni Itay na magpatulong po sa inyo. Dahil may umiistorbo na naman daw po kay Inay. Patali po kayo. Dali! Natahimik at nagkatinginan ang kaninang maingay na nagiinuman. Isang palaisipan ang tinuran ng binatilyo na tila pumilas ng kanilang pagkakahilo. Na napatindig ang Ginoong si Mang Larry upang tumugon sa ngalan ng kanyang serbisyo. Mga kaibigan, mauuna na ako ha at sasaglitin ko muna sila kumpare bago ko umuwi ha. At mukhang may kakastigohin na naman ako ngayong gabi. Bueno, paring Nito, maraming salamat sa pabalot mo ha. Tutuloy na ako. Shhh, bata, tige na. Ika ni Mang Larry sa kadinampot ang kanyang mahaba at matigas na yanto habang hinigpitan ang pagkakasukbit sa kanyang bewang ng napakatalas na itak. Dahil sa kabilang banda ng katauhan ni Mang Larry, hindi lingid sa kanilang lugar ang prominenteng reputasyon ng kanilang angkan ng mga may kaalaman pagdating sa panggagamot na kung kaya hindi lamang mga lasing at nag-aamok ang kanyang tinutugunan para sa kanyang serbisyo publiko, pati na din ang mga naglilipa ng kababalaghan tuwing gabi. At heto si Mang Larry. Sinusundan ang binatilyong lakad-takbo patungo pabalik sa kanilang tirahan. Ngunit... Iho, teka, ito. Pakihawakan mo muna ito. Dali. Iniabot ng Ginoo ang kanyang supot ng pasalubong sa may binata. Sa kayumuko ito, nagtataka ang binatilyo sa pagkikilos ng Ginoo dahil dumadampot ito ng mga bato. Saka may dinukot itong tila langis sa kanyang bulsa at inilabas ang kanyang matulis na itak. Ipinatak nito ang langis sa kanyang hawak na matulis na sandata sa kabuong lakas na itinarak ito sa may lupa. Iyo, sa inyo nga pala narinig kanina. Ituro mo. Ika ng Ginoo. Saka itinuro ng binatilyo ang kaliwang bahagi ng likod bahay. Ganun ba? Doon tayo sa kanan. Anong tunog? Malakas o mahina? Malakas po. Kung kaya, mabilis nilang tinungo ang likod bahay. Sapagkat, sa talinhaga ng paniniwala patungkol sa kababalaghan sa aspetong aswang, ay kabaliktaran ang mahina at malapit, malakas at malayo, at hindi ito lingid sa naghahandang Ginoo. Mabilis nilang tinungo ang likod bahay at hindi nga nagkakamali ang Ginoong si Mang Larry dahil halos manigas ang binatilyo sa kanyang pagkakapwesto habang kanyang itinuturo ang isang nilalang na may malalaking pakpak at nakadapo ito sa kanilang bubungan at pumapagaspas. Ilang segundong napatulala ang dalawa sa kanilang nakikita nang biglang bumalikwas ang nilalang sa kanilang kinapupwestuhan at malakas itong umangil. Kung kaya pinunot na ni Mang Larry
ang kanyang ita upang sugurin ang nakakapangilabot na nilalang. Subalit, pumagaspas ang nilalang at tila maliksi itong ibon na lumipad, papalayo. Nakahinga ng maluwag ang Ginoo dahil sa mabilis na pag-alpas ng di mawaring nilalang sa kabumaling ito sa may binatilyo. Oy, hindi ka ba nangangawi? Ibaba mo na yan, oy. Pagkakakulani ka sa kilikili, sige ka. Ibon lang yon. Ay gana, pumasok ka na sa may loob. Oy, paring Udong, pagbukusan mo ang pintuan nitong anak mo at painumin mo ng tubig. Mukhang kaunti na lamang titilik na yung mata nito. Oy, halika na. Wala yun. Halika na. Ibon lang yun. Tama na yan. Diba? Sus, wala. Wala yun. Ibon lang yun. Matulog ka na lang nang lumaki ka pa. Subalit, pagka-uwi nito sa kanilang kabahayan ay naririto ang kanyang dapat kaharapin. Isang nilalang na nilisik ang mga mata, galit na galit at kahindik-hindik ang itsura. Ang asawa nitong buntis na buong lakas na ibinabalibag ang kanyang mga gamit papalabas ng kanilang kabahayan. Ayan, para di ka na mahirapan. Ayan pa, lumayas ka na. Doon ka na sa may labes ang puro alak matulog. Buwisit ka. Ayan pa. Babaho ng damit mo. Amoy alimuong. Teka. Ano pang nangyayari sa'yo? Ito. May pasulubong ako para sa'yo. Mga paborito mo ba to? Binabalot ni kumpare. Uy, teka na. Ama na yan. Lumayas ka na. Naku. Naman o. Tigilan mo ko, Larry, ha? Paulit-ulit tayo sa ganito. Sa paglalasing mo. Sawang-sawa na ako. Alam mo nang wala akong kasama dito. Anong oras ka pa umuo, eh? Ha? Kayas! Ayan pa! Wasit ka! Subalit, natigilan ang dalawa dahil sa kanilang naririnig sa kanilang paligid. Isang nakakapangilabot na paghuni na sinusundan ng pagpapagaspas sa may hindi kalayuan. Papalapit ito, papalapit ng papalapit sa kanilang kubo. At maririnig ang nakakapangilabot na mga tunog. Kung kaya, tumaas ang kilay ng buntis at tumingala sa kanilang bubungan. Kitang-kita nito ang maliwanag na bilog na buwan. Kung kaya... Sige, subukan mo, Larry, ha? Subukan mo! Subukan mo lang ang sinasabi ko sa'yo! Subukan mong umalis dyan! Sige! Ika ng buntis habang nakapamayawang pa ito at pinagmamasdan ang Ginoong pinupulot ang kanyang mga damit sa may lupa. Abay, tamo ay lumayas na ako. Tapos ngayon, gaganyanin mo ko. Ang labo mo naman. Aba, nabasagot ka pa? Naku! Sige, subukan mo lang, Larry. Subukan mo lang! Sige! Ngunit, numiti lamang ang Ginoo sa katinalikuran ang esposa habang karay ang kanyang mga damit at nagwika. Eh di lumayas. Panalayasin mo ko tapos ngayon galit ka pa rin. Ang gulo mong kausap. Diyan ka na nga. Ika ng Ginoo sa kabumaling sa may nilalang na umaaligid sa kanilang kabahayan. Oy, kung sino ka mang aswang-aswang ka dyan ang maaligid sa may bungangerang buntis na yan, binabalaan kita. Magsisisi ka lang. Ang pangit ng dasa niyan. Nako, sige, diyan na kayo. Magsalpukan kayong dalawa dyan. Pakala kayo. Pag-iinom ako. Goodbye. At lumakad na ito upang makitulog sana sa kanyang kumpare para doon na lamang magpalipas ng gabi. Subalit, may hangganan ang pagbibiro dahil hindi nito matitiis ang kanyang misis, lalo pa na makasasama ito sa kalagayan ng kanyang dinadala
ang anumang labis na emosyon, pagdaramdam at pagkabigla. At isang sigaw ang kanyang narinig mula sa nahihintakbutang buntis na misis. Nawala nang nagawa pa ang Ginoong si Mang Larry. Umiiling-iling ito na binitawan ang kanyang yakap na mga damit at napapangisi. Ay nako, buhay may asawa. Pag minamahalas ka nga naman no, matatawon ka sa bungangera. Pero ganun talaga eh, mahal mo eh. O siya. Yeah. Binunot nito ang kanyang matalas na itak. Saka dumampot ng isang manipis na kawayang bagakay at tinagpas ito upang magsilbing mahabang sibat. Saka buong lakas na pinukol ang isang aninong paluksulukso sa may ibabaw ng kanilang kubo. Hoy! Lumayas ka sa may bubungan to! Animal ka! Tinamaan ito ang nilalang sa kung saang bahagi nito at wari napuruhan. Maririnig ang pagkakalampagan nito sa kanilang bubungan. Kasunod ang paglukso sa kanilang likod bahay upang ito ay tumakas. Ngunit dito na patakbo at labis na nag-alala ang Ginoo dahil sa kanyang narinig. Naku po, naloko na ang mga manok ko. Lintik ka. Mabilis na tinakbo ng lalaki ang likod bahay at tumambad sa kanya ang nawasak na kulungan ng kanyang mga manok. Wala nang nagawa pa ang lalaki kundi lamukusin ang kanyang muka. Lahat pa naman ang papupuruhan mo eh. Yung kulungan pa talaga ng... Ay, naku po! Ay, ang manok ko, nasan na kaya? Diyos mio, ang laki mong abala ka. Malintikan ka talaga sa akin na hanapin kita. Uy, ito! Yung mga manok ko, ano naman kaya napunta yun? Sir Narrator, hindi ko na po nakita pa ang aking mga manok noong gabing iyon. Subalit, hindi na din ako muli pang tinalakan ng aking asawa. Dahil sa paglipas ng panahon, ay akin naman pong binago na ang lapis na pagbuhos ng oras sa pag-iinom ng alak. Ganun naman po talaga eh. Nasa atin ang pagbabago. Wala ito sa anumang hiwaga o kababalaghan, kundi sa pagmamahalan. Na kung nais talaga nating mas makasama pa nang mas matagal ang ating mga mahal sa buhay, ay kusa nating pagbutihin ang pangangalaga sa ating katawan. Magpasa hanggang ngayon, ilang beses na mga inkwentro ng kababalaghan ang akin pa rin pong nararanasan. Pero hindi kailanman ako dito nahihintakutan dahil mas nakakatakot pa rin ang mabuhay sa magulong pagsasama. Hindi ho ba? Naway napulot ang punang aral at giliw ang aking naibahaging kwento, Sir Narrator. Alam ko po na tila di nilalayo ang tema ng aking karanasan sa karamihan ng mga aking napakinggan sa iyong programa. Kung kaya eh, labis po kaming natutuwa sa tuwing kami sa iyo ay nakikinig. Isa lamang po sana ang aming hiling, Sir Narrator Kulas. Damihan niyo pa po ang inyong mga kwento at asahan na maghihintay kami. Marami pong salamat. Pakibati na din ng aking mga kaibigan dito sa may Tumana at Purok sa may Pamplona. Lalo na po ang pamilyang Clemente ng Samar, Timogat ng Albay. Pati na rin sa aking esposa na si Sexing Salvacion. Pagpalain ka nawa, Sir Narrator. Ayun po mga kaibigan, wala na akong masabi sa kanyang mga pahabol. Kundi, masasabi ko lamang po ay, opo, hindi po kayo mabibigo at mas dadamihan pa natin ang ating mga uploads. Basta makalibre ng oras pagkatapos ng trabaho, syempre. Ganun.
Pero teka lang, isang dumadagundong na shoutout po pala sa ating mga kaibigan na sina Miss Beng, Choco Pudge, Janice. Pasensya na. Alam niyo naman, busy ang pakikang. Miss Dina Lopez Person, Judy Guevara, Marilyn Malubago, Amalia Abalos, Jeneline Nesferos, Botoy 13, Maldita Pasaway, Linlin Gasulga, Marites Guevara, Bacardi B, Mark Lucin, Yos J, Dali, Jeffrey Moran, Bells Malbas, Bennett Pahilan, Rose Francisco, Jocelyn Guapesa, Daisy Bernal Sarin, Aletea Barion, Laila Quiñones, and Jennifer Lakatan. At sa iba pa po, ay sa susunod na lamang at mahina na ang aking memorya. Yun lamang po at magpapasalamat po pong muli. Stay safe and fresh everyone! And stay awesome! Peace!